Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan po natin. Nabisto nga itong palpak na proyekto ni Senator Drilon sa Iloilo. Ito yung flyover ng Ongka kung saan ginastusan umano ng halos 700 million. Ngunit hindi napapakinabangan, ika nga ang sabi ng mga driver doon ng jeep, ay sana umano ay hindi na lang ginawa. Kasi imbis na makatulong ay nakaperwisyo pa. Kaya ngayon ay pwedeng managot o posibleng managot umano si dating Senator Drilon sa kanyang proyektong kapalpakan na malinaw umano na may kontrobersya at posibleng ibinulsa yung pondo. Kaya nga naman ito ang nagiging resulta. Biak-biak, binabaha at lumulubog ang kanyang mga poste. Saan ka makakita na ginastusan ng halos 700 million mula sa pera ng taong bayan pero hindi nagagamit at ngayon ay kailangan pa umano ito ay sirain o posibleng hahanapan ng paraan para nga naman maayos umano ito at mapakinabangan. Pero kailangan gumastos umano ng million muli. Mga kababayan po natin, mula sa pira ng taong bayan para maayos ito. Imbis na maayos ang project, mapakinabang ang kailangan gastusin ulit o baka posibleng sirain pa. Wow naman. Halos 8 buwan nang nakatiwangwang itong Ongka flyover sa Iloilo City. Sa unang tingin, parang wala namang problema. Pero hindi yan pinadaraanan sa mga sasakyan dahil palpak daw ang pagkakagawa. September 2022 nang buksan ang Ongka flyover sa boundary ng Pavia at Iloilo City. Halos 700 million pesos ang pondo. Ayan mga kababayan po natin, halos 700 million. Ang kagandahan kasi nito bilang isang Ilonggo rin ito nga yung bayan po natin maganda sa nito pag galing ka ng airport kasi dire-diretso ka na. Napakalaking tulong sana ito from Pavia to Ongka. So yung problema mga kababayan po natin, imbis na makatulong ito ngayon dahil palpak nga at ilang taon pa bago matapos yung proyekto na yan, ilang taon inantay ng mga driver, mga commuters, yung daan na yan para madaanan ng mga sasakyan dahil tiniis na nga nila yung ilang taon na pag-construct niyan na traffic. Pagkatapos pala ay gagamitin lamang ng ilang buwan tapos sira na. So posibleng ang pera ay binulsa kaya dapat may managot talaga. Kaya nananawagan o mano itong mga residente ng Iloilo City na dapat ay paimbestigahan ito ng ating mga otoridad, ombudsman, kung malaman kung sino nga ba ang may kapalpakan, DPWH nga ba, yung may hawak ng proyekto which is si Drilon, ang kontraktor, sino ang dapat managot, na kailangan talaga managot mga kababayan po natin. Kasi pera po ng taong bayan ang ginastos. Daang-daang million pesos ang ginastos dyan para sa flyover na yan. Ang inilaan sa proyekto na layong mapabilis ang trapiko mula Iloilo International. As ang bumilis, lalong bumagal. Airport, pero wala pa man dalawang linggo nang buksan ang Ongka flyover, muling isinara ang istruktura. Napansin kasing nagkaroon ng vertical displacement o lumulubog ang ilang bahagi ng flyover. Ibig sabihin, may problema sa pundasyon nito. Because as observed, may movement siya. Yun ang nangyari. And that we already know. Diba? So grabe, sinayang na naman nila yung proyekto. Hindi lang pera yung sinayan dyan, yung oras, sakripisyo ng mga drivers po natin, commuters, na ang tagal kinonstruct yan tapos mapunta sa walang kwenta, no? Pero as to the real cost, mas mabuti that we will refer to the geotechnical assessment. Ang Ongka flyover ang inaasahang solusyon sa problema sa traffic sa Iloilo City. Grabe naman traffic dyan sa area na yan, papuntang airport. At sa mga karatig bayan nito. Pero ito ang dahilan kung bakit usad pago ngayon ang mga sasakyan sa lugar. Kailangan pa kasing umikot ng mga motorista dahil hindi nga madaanan ng flyover. Palpak kanugon mo lang ha. Kanugon naman ha. Palpak, sayang yung biyahe namin dahil di naman madaanan ng flyover. Gumugulong na ang geotechnical investigation para matukoy ang problema sa flyover.
Pero kailangan na naman ang Department of Public Works and Highways ng 14 million. Dagdag na naman pera nagagastos din, dagdag na naman nakita nitong mga ilang nagtatrabaho sa ating gobyerno. Ay, sabi talaga ano. Pesos na bagong pondo para maremedyohan ang palpak na flyover. Gagamitin ang budget sa detailed evaluation, detailed engineering design at engineering investigation. Pero habang inaantay pa ang pagsusuring yan, kailangan daw ng bagong proyekto para maibsan ang problema ng mga motorista. Number one, dyan mismo is to expand kung anong madadaanin mo dyan sa baba. No? Ang expansion ng the road para na mas mabilis siya. And yung mga alternative na traffic routes which is already in place. Kaya para sa isang ordinaryong tsuper. Ito mga kababayan, sayang na yung ginastos dito. Ano? Imagine mo, magko-construct sila ulit ng panibagong alternative na daan. Posibleng i-widening na lang yung mga daan muna para mabawas-bawasan yung traffic. So, parang niloloko lang nila, ano? Kasi pagka kinonstruct ulit yan, dagdag gastos. Maghanap sila ng alternatibong daan, gagawa sila ng panibagong daan, mag-widening na naman sila, so dagdag gastos na naman. So kawawa itong mga mananakay, itong mga driver po natin na kung saan sila yung number one na nagsasakripisyo sa hirap ng biyahe dyan. So kung sana ginawa lang sana ng maayos ng ating mga kawanin ng ating gobyerno, itong budget na dapat, itong 700 million ay dapat inubos dyan. Wala sanang ibinulsa, wala sanang ikinat itong mga senador, gobernador, congressman, mayor, kagawad, kapitan. So kung wala sanang dumaan sa ganyan, diretso tayo sa kontraktor. Sana maayos yan mga kababayan po natin. At napakinabangan, alam mo yung matagal na ilang taon po inantay niya ng ating mga kababayan para lang makadaan sila dyan. Pero ang nangyayari ay hindi nila ngayon napapakinabangan. So sayang. So sana may mananagot sa gagawing investigasyon ng ombudsman, lalo na kung sino yung humawak ng proyekto na yan at posibleng nagbolsa. So yan po yung ating update. Maraming salamat.